Good evening mga buddy, welcome back to another vlog. So napanood ninyo yung ating part 1 ng ating vlog tungkol nga sa sinabi ni Miss May Hardilesa, ang Pinay Volcanologist sa University of London sa UK. So ngayon ipagpatuloy natin yung kanyang sinabi sa part 2 upang sa ganun ay mas maintindihan natin at mas makadagdag ng kaalaman natin tungkol nga sa Taal Volcano. At meron siyang i-reveal dito sa part na ito, kaya panoodin nyo hanggang sa huli, okay? Huwag natin patagalin pa, pero bagong lahat, intro muna tayo. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let... Okay, if you can see yung andito yung pumuputok sa gitna, yung maliit na parang island dyan, this little island here, no? Dyan pumuputok. Para maliwanag sa lahat, yung bulkan ay hindi lang yan. Ang bulkan ay yung pinaka-extent noong lake. Bulkan po yan, lahat yan. And in fact, ang more recent na magma, tinatawag naming seismic tomography, which is parang nung iniskan yung ilalim ng rocks sa paikot, ang nakita is around sa may Lemery, ilalim ng Lemery, hanggang dito sa may papuntang center ng vulkan, na andyan yung magma chamber sa ilalim niyan. Around 10 kilometers yung lalim niya, which is napakababaw niyan. Kung ikukumpara mo sa mga normal na depth ng magma chamber, usually malalim siya eh, tapos parang i-explain ko sa ano kung paano nangyayari. Okay, so let me explain kung paano nabuo muna yung ano, yung Taal. Kasi meron tayo ditong subduction zone. Ito yung Eurasian plate. Eurasian plate yan. Okay? Eurasian. Okay. So, Eurasian plate siya. Nagpapailalim siya sa landmass ng Luzon. Okay. All the way yan actually sa Taiwan, ano? Hanggang Taiwan yan eh. Ngayon, naputol siya dito. And there's a reason for that. Because yung Palawan landmass ay binangga niya ito. Kaya naputol siya. Nagkaroon ng Mindoro dyan. Romblon hanggang Borwanga Peninsula ng Aklan. Kasama yan sa plate ng Palawan. This is Palawan Block na tinatawag. Okay? Kaya naputol yan at dito na yung Negros, dito na ang karugtong niyan sa may ano na, yung Negros Trench. Okay? Hanggang papunta na yan ng Mindanao dito. Okay. So, yan yung tectonic settings natin. And, so this is the Mindoro. Merong fault yan dito because of doon sa pagbangga, no? And naandito lang yung Taal volcano. So we have the Taal volcano here. So paano siyang nabuo? Kapag nagpapailalim kasi yan, yung pinaka plate niya, yung oceanic plate, iinit yan at around
30 kilometers below, mag-i-start na siyang tumaas yung temperature. At itong bulkan na ito, yung plate na ito ay at around 70 kilometers below ground, ay nag-melting na siya. So, actually, mababaw yan. Usually, 100 kilometers. But this one, mababaw yung melting point niya at 70 kilometers lang. And yung melt niya, yun na yung umakyat na, naging ano siya, naging vulkan na siya, naging marami yung vulkan dito eh. Kasama na ang pinatubo, okay? So, i-explain ko kung papaano ba yung papaano bang nabubuo yung vulkan. So, noong pumailalim si plate, nagmelting at 70 kilometers depth. Nagmelt na siya dito. Nagkaroon na siya ng melting dito. Tapos sa itaas ng dito kasi sa ano sa lupa ng Batangas, Luzon, no? Yan. Ang nangyari dyan is dahil tumutulak siya eh. So ifo-folding niya yung rock na ito, dapat flat siya eh, pero magfo-fold. Magfo-fold siya and then aakyat na yung magma. Aakyat na siya, paakyat, ano? And then dahil sa pressure niyan, may gas na nadala yan eh. Ang mangyayari, itutulak niya ito nang itutulak yung lupa hanggang sa maging ano na siya. Magkaroon na siya ng ganun. Okay? Mag-mound na siya. Yun. So, meron tayong magma na umaakyat. Maibat ibang ano yan eh. Nag-umpisa siya sa 70 kilometer, pero mag-melt siya sa ibang part din. Aakyat yan. Tapos, nag-create siya. Merong mga ano sa kumbaga merong yung bowl, parang bowl siya. Magki-create, magiging wala, ayaw nang sumulat yung red ko eh. So magiging ano na yan, ito na lang, black na lang. So yung chamber, ito yung tinatawag na chamber. Dito na magpupuling ngayon yung magma. Mag-iipon yan. Kung malaki siya, mas matagal na panahon ang ano, mas matagal na panahon ang time niya para pumutok. 'Yon. So, in this case, usually ang yung ancient volcano niya is around nasa 2 times or 3 times bigger yung eruption niya compared to Pinatubo. Yun yung dalawang history niya. Yung una is 140,000 years ago. And the second one, which is 5,380 years ago, yan yung merong rock formations na nakita sa Cavite, sa Laguna, and even sa south of Manila. Yung foundation ng south of Manila is actually made of ignimbrite, which is dacitic in composition, meaning napakahay ng silica niya, and that symbolizes how strong yung eruption na yon. Kasi yung deposit na to, pag sinabi mong ignimbrite, it's only released by very very strong eruption. Yung even Pinatubo hindi siya nag erupt gaano ng ganyang type ng magma, which ang Pinatubo was andesitic, which is mid range lang yung content ng silica. Yung old Taal na tinatawag namin, yung ancient Taal, yung kabuuan ng lake, that's a caldera lake.
size is 20 kilometer by 30 kilometer yung length niya, 20 yung width niya kilometer. So ganun kalaki yan. And sometimes nire-refer namin siya sa society namin as the sleeping giant. And it's in fact listed as a decade volcano, meaning napaka-deadly niya. And dahil napapaikutan siya ng napakalaking population, around 2.5 million within the radius of 30 kilometers from the volcano, and around, I think, 30 million within the 100 kilometer radius. So ganun siya ka-delikado. Now, anong nangyari? After 5,380 years ago, nung pumutok siya, bigla siyang nanahimik. But nanahimik nga ba yung tanong? Because hindi siya naaral mabuti yung ancient history niya eh. Hindi alam kung, basta yung dalawang rock formations lang na yun na nakita, yun lang ang alam about the ancient history nito. May pagputok ba siya na bigger than that? Hindi natin alam, wala rin pag-aaral. So anyways, yung recent na nangyayari ngayon, so nung pumutok itong vulkan na ito, natanggal itong ano niya, nag-cave in ito kasi na-empty na yung ano eh, yung magma chamber niya. Kaya bumagsak na, nawalan na kasi ng support sa ilalim. Kaya naging lake na siya ngayon. Naging caldera lake na ang tawag dyan. Ngayon, para hindi kayo malito, ang caldera ay big crater. Ang crater maliit. Kung baga sa ano is platito siya. Yung crater, platito lang siya. Yung caldera, siya yung plato. Okay? And ang caldera, nagagawa lang yan, nangyayari lang yan sa mga super eruptions. So, yan yung kinatatakutan ko, and that's why I'm doing an FB Live now, because I just saw the data nung pamamaga ng Taal right now, yung Lemery, yung Lemery kasi ano yan eh, nasa south side siya, andito siya na side eh yung Lemery, ito yung namamaga, at yung Balayan Bay nakita ko, umurong yung bay ng napaka haba ng inurong niya. I mean, haba. Mahaba yung inurong niya papuntang ano. Ibig sabihin noon, namaga yung lupa ng area na yan sa may Pansipit River, umakyat siya. Kasi itinulak yung ano eh, itinulak yun ng ano, i-explain ko para ano, kung anong nangyari doon sa lupa. Okay. So kung ito yung Lemery, dito ang Lemery, Pansipit River, ito yung lake, ito pa Agoncillo papuntang ano, nandito yung pooling ng ano eh, ng magma sa ilalim. At umakyat ito dahil itinulak siya ng magma. Yung magma kasi may dala yan na napakalakas na power from gas. Parang balon, kapag hinipan mo yung balon, lolobo. Ganun yung nangyayari ngayon. And nakita ko yung data from the satellite feed from my university. Natakot ako yung center ng ano ng island, yung yun yung tinatawag na crater, main crater, yung sa isla, yung pinanggagalingan ng putok ngayon. Yung nangyari diyan is nagkaroon ng crack dito. And makikita nyo yung shape niya kasi parang
Parang paganon, 'di ba? Parang paganon. May rason 'yan eh. Ito yung karugtong niya dito sa itaas, ano na yan, West Valley Fault. Okay, so it's along the fault yung ano niya. Yung pinanggagalingan ng usok. And nakita ko yung side na ito, I think it's facing Agoncillo. Yung mga taga dyan po, please, umalis na kayo sa lugar. Dapat wala ng tao dyan. This wall of the center of the island, volcano island, natanggal na po yung ano, yung rock dahil dito sa fissures na ito na pinanggagalingan ng putok. Anytime po kapag patuloy yung movement ng ano ng magma paakyat, anytime babagsak ito. And once bumagsak yung part na yan ng ano ng wall, yan na po yung magdadala ng volcanic tsunami na tinatawag. Ang tsunami po, hindi lang po sa dagat yan nangyayari. Any body of water, including lakes, basta na-disturb ng napakalakas na malaking tipak na bato, magkukos na po yan ng tsunami. So, San Nicolas, Lemery, Agoncillo, what's the other town here? Paakyat po yan hanggang sa Talisay. Anytime po kapag ka bumagsak ito, madadali kayo ng tsunami dyan. So please, sana wala ng tao dyan. Umalis na po kayo dyan. Delikadong delikado. Wag na po kayong umalis. Dahil once na napigtas po itong wall na ito ng pulkan, magiging open na po yan. Yung kasunod niyan is mag lava flow na dahil nabuksan na yung bunganga ng bulkan eh. So magkakaroon na kayo ng lava flow diyan, fountaining, lava flow, and also lalabas na yung pinaka main eruption niya, yung super eruption na niyang mangyayari. Nakikita ko kasi natatakot ako para sa mga taga Batangas, sa mga taong naandyan pa. Kapag patuloy po ang pag-akyat ng magma at sa nakikita ko, yung paga niya ay talagang nasa explosion stage na siya. And if continuous pa rin yung akyat ng magma, ay puputok na po yan. It's going to be nuke-like. Parang nuclear po yan. Na sumabog. Yan po yung magiging epekto niyan. At ang Taal ay isang complex volcano. Within this island ay napakaraming mini volcanoes within. So may small volcanoes dyan na anytime, just like what happened in 1749, nang pumutok ang island volcano, lahat ng mga apat, may apat siyang crater dyan, pumutok po yun lahat.